SB. Kinakabahan ako sa mga eksena. O, di ba? Ang ganda ng mga eksena. Hindi ako huminga. Yun na pala yun. Yun na pala yung pinapapalabas ngayon. Ay, naku. Ang ganda kaya ng eksena yun. Yung next, ako, abangan nyo yung eto. Yung next body, abangan nila. Maganda, maganda yung eksena. Biruin mo, napunta silang dalawa sa bahay. Dahil naman sa akin, na inimbita ko si Kai, di ba? Ako tong atribida na nag-inimbita. Oo. Kasi nga, una panood na nila sa past episodes, may sinabi sa akin si Kai, di ba? So may ni-reveal siya sa akin na may nangyari na pala sila sa kanila, ni Ellie. So abangan nila yon. Kung wala ba yung anong-ano talaga yon. Yon. Si Diana. Kaya naman ganun ang reaction ko. Diba? Kasi may mga nag-comment sa akin na, naku, bad ka pala dito. Hindi ako ba? Para anong kontrabida yung dali ko sa kay Tisay at kay Ellie, diba? Parang ganun for now ang dating ko. Si si Miss Glidel nung nakaraan. Eh, syempre, di ba, ang dami niyang parang fish-fish siya kasi nga, ang gaganti siya or kung ano. Ay, parang, ang bad mo, Miss Glidel. Ay, di ako bad. Tulong na ako ni Glidel. Oo, ngayon kami nag-comment ako, bad ka pala dyan. Sabi, hindi naman ako bad. Tingnan nyo naman, panoorin nyo kung bakit. Pero, ay, kumusta naman, Miss B, ang pagbabalik showbiz mo? Oo nga. Well, alam mo naman ako, since nagkaroon ako ng family, hindi na ako super active. Pero pag merong dumarating na mga ganitong project, diba, tayo naman is once an actress, always an actress. So talaga nami-miss ko pa rin yung showbiz. At sobrang happy ako that I was part of this project. At talaga, when this was... sinabi to sa akin ng manager ko, napayes ako kaagad. Kasi mabilis naman yung pag-yes ko. Hindi nga nag-sync in sa akin na may lock-in, may ganito, may ganyan. Ang dami palang safety protocols. Basta nag-yes lang ako. Basta tinanong ko lang anong role ko, tapos bigla na lang ako nag-yes. Kasi syempre, lahat naman tayo, lalo na this year, gusto natin ng work. Tapos syempre, nainip, at the same time, natakot lumabas during the pandemic. Tapos biglang, you know, this is a blessing na may work right after ECQ. So, yun, kaya in-explain din sa akin ng manager ko that we are blessed kasi nabigyan tayo ng trabaho ngayon na ang dami-dami nangangailangan ng trabaho. So, and yun nga, kaya even nung tayo pumasok una sa cycle one, naramdaman ko naman kaagad that we are safe. Kaya... happy ako at the same time satisfied with how it is. Kasi nung unang nalaman ng mga anak ko na magte-teleserye ako after the ECQ, sabi nung bunso ko, sabi niya, oh mom, I don't want you to have COVID. Siyempre parang nasa isip niya agad, di ba? Lalabas ka ng bahay, you know, bakit kipagsakalanan ka sa work again, you're going to go back to work, ang nasa isip niya ako, I don't want to, sabi niya, if you get COVID, I'm going to take care of you, I don't care. Gumanon siya. Aww, sabi ko, hindi, no. Yun. So, kaya nga happy naman ako sa safety protocols natin, di ba? Eh, kumusta naman po yung mga yung mga bagets nating mga kasama. Happy naman. Trabaho. Si Heaven, naging mommy na rin niya ako sa Once Upon a Time. Si Barbie, first time ko maka-work. Pero, Barbie, in real life, meron kaming common na yung aking pamangkin, kaibigan niya. So, mabilis kami nag-bonding ni Barbie. Si Michelle, first time ko naman siya naka-work. Si Yves, forever war pa lang. Super bago pa lang niya. Kenkoy na yan eh. So, naka-work ko na siya. Si Tony, first time. And of course, si Kiko is my stepson. So, first time namin na magkatrabaho sa isang project. Wala pa kaming scene together. Pero happy ako nung nalaman ko na magkasama kami. Kasi, first time talaga. Oo. Kaya nakakatuwa. Kaya itong last cycle natin, since nga alam ko na kasama natin siya, nag-request siya sa akin ng food. So nagdala ko ng paborito niyang beef adobo.